Hintayin ho natin siya. Pero pwede namang hindi ituloy kung gusto niyo. One eternity later. Magandang hapon po sa ating lahat. Para kay Manuel at kay Corina, congratulations sa araw ng inyong kasal. Kanina, tinanong ko si Corina, kung inyo pong makikita ang kanyang mukha sa monitor, ano, tingnan nyo, yan po ay kinakabahan. Sabi niya hindi siya kinakabahan sa kanyang kasal. Meron siyang kinakabahan siya dahil baka daw kung ano ang aking sabihin sa homily. At bigla pa nga pong walang magkakasal. Ano, kanina, kaya talagang kabadong-kabado si Corina. Ngayon po inariyan na si Father Janse na huwag kang mag-alala. Yan. Ako din po, sa tunay, ay kinakabahan. Ano? Dahil meron po kaming mga revelasyon sa araw na ito. Una, kanina habang binabasa namin ng mga pari ang kanilang love story, kasi yun lang naman halos ang ikinekwento kapag ikinakasal, magkaiba sila ng version. Oh, no! Kaya hindi ko alam kung talagang kilala nila ang isa't isa. Ang sabi ni Corina, sila daw ay nagkakilala June 23, 2014. Ang sabi ni Manuel, sila ay nagkakilala 2008. So hindi ko alam kung nasaan ang nawawalang ilang taong yon. Ano? Anong nangyari? Nung sila'y nag-engage ni Manuel, yeah, kinakabahan na daw siya, kitang-kita yun. Nung siya po'y nag-engage ni Manuel, ay nagpadala sa akin ng picture si Corina, ng sing-sing. At ang kanyang sabi, Father, may content ka na sa vlog mo. No? Kasi po, binablog ko itong kasal ni Corina. Ako po'y nagbablog, so kasama po ito. Bakit? Yan ang tanong natin, eh, bakit kaya? Bakit kinakabahan si Corina? At bakit ako'y kinakabahan din? Ako'y kinakabahan. Ako'y, ang dami ko na akong naikasal. Ito ho ang pinaka, ako'y nanginginig. Tinan niyo, ako'y pawis na. Ako'y kinakabahan. Ano? Bakit niya ho sinabi sa akin yun na i-content ko yung kanyang kasal? Kasi po si Corina, so, ano, para madali na ito at kay makasal na, ano, dahil iniintay niyo talaga ang araw na ito, si Corina ho ay aking ex. Yeah. Nakakahiya, live pa naman tayo. Okay, itigil ang kasal. Hindi ako sisigaw na ngayon. Kaya ako kanina si Jansen ay wala pa. Ano, kinakabahan na si Corina. Sabi ko, Corina, hindi yata matuloy ang iyong kasal. Sabing si Jansen ay kasabwat ko eh. Best friend ko yung magkakasal kay Corina. Ay kaya hindi nadating si Jansen, parang ayaw ituloy. Ano, gayunpaman, the past is past. Ano nga, Corina? Okay, so, yun ay matagal na. At ngayon naman, may kanya-kanya na kaming buhay. Ako'y pari na, at ngayong araw na ito, si Corina ikakasal na. No? At kanina, tinatanong ko si Corina, ikaw ba'y masaya sa araw ng iyong kasal? Ang sabi niya ay masayang-masaya siya. No? Kasi ramdam niya, nang dumating sa buhay niya si Manuel, ay yun ang paggalaw ng Diyos. At nang in-interview naman si Manuel ni Father Mike, ang sabi ni Manuel, si Corina daw ang kanyang lucky charm. Kasi mula nang dumating si Corina, ay parang umayos ng umayos ang kanyang posisyon sa kumpanya at naging maayos ang kanyang buhay. No? Yun nga lang, hindi sila magkasundo kung kailan talaga sila nagkakilala. Kung 2008 o 2014. Yan, nag-aaway na. Kita nyo sa monitor, oh. Gayunpaman, ano, ang kasal na ito ay masaya tayo para sa kanilang dalawa. At alam ko naman kayo ay parehong madasalin. Si Corina ay matagal yung naglilingkod sa simbahan. Kaya nga kami nagkakilala. Ano? Pero wala na yun. Ano? Si Manuel ang kanyang papakasalan sa araw na ito. At alam kong kayong dalawa ay talagang, sabi nyo nga, ay gumagalaw ang Panginoon.